Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Thanks, sir. So, ako si Sir Martinez. Ako ang inyong math teacher. So, let's start. Research or Tagalog? In Tagalog is pananaliksik. Huh? Research sa math? Yes. Bakit? Bakit konektado ang math sa research? So, bakit nga ba konektado ang math sa research? So, unang-una, walang math kung walang pananaliksik. Walang research. Kasi kung walang mga taong nagsaliksik sa... Walang nagsaliksik dito, wala tayong math ngayon. At ang math din ay magagamit natin sa pagsasaliksik ng mga bagay-bagay. Ayun. Datos. Katulad ng pagkolekta ng mga datos. Kung waring gusto mong alamin kung ano yung average nila. Average grade ng mga... Sir, ano ang benepisyo niya sa amin, sir, para sa aming mga mag-aaral? So, malaki ang benepisyo ng pananaliksik sa inyong mga mag-aaral. Sobrang laki. At di lang sa inyong mga mag-aaral, kundi sa ating lahat, sa ating mga tao, lahat ng mga tao ay nakikinabang sa pananaliksik. Kung nga rin, itong cellphone, magagamit natin ito. Pero walang cellphone kung walang mga tao nagsaliksik para sa paggawa nito. At hindi lang sa cellphone, magagamit din ang pananaliksik para sa pagresolba ng problema. Kung nga rin, ang pandemic, may mga scientists na nanaliksik para makagawa ng mga gamot para malabanan ang pandemic na ito. Ayun. Diba? So class, salamat sa pakikinig. Maraming salamat. So, class is closed. Bye, sir! Magandang hapon, class. Magandang hapon din po, ma'am. Sige, makakaupo na po kayo. Maraming salamat. So, araw, ang ating tatalakayin ngayon ay about sa pananaliksik. Pananaliksik na naman. Ma'am, kailangan ba talaga sundin ang mga hakbang sa pananaliksik? Hakbang. Dahil kapag wala tayong sinusundan na hakbang sa pananaliksik, magiging magulo at walang organisado sa pananaliksik natin at hindi siya maiintindihan ng mga mambabasa, lalo na sa mga professional na mambabasa ng iyong pananaliksik. Ma'am, ano ang ambag ng pananaliksik sa aming mga mag-aaral? Ang ambag ng pananaliksik sa inyong mag-aaral ay tayo, no, matututunan natin na mas lalo pa nating palawakin ang ating mga kakayahan at kaisipan, lalo na kapag tayo naghahanap tayo o nagsasaliksik tayo ng mga bagay sa na hindi pa saklaw ng ating kaisipan. At mas lalong napatatatag na ito yung ating nilalaman or yung nilalaman ng ating kaisipan. At mas lalong dumadami yung nilalaman ng ating kaisipan. Ma'am, may naging produkto ba ang pananaliksik? Yes, marami ng produkto ang pananaliksik. Lahat ng nakikita nating bagay na yun, mga bagay, kotse, cellphone, mga kagamitan sa paaralan, lahat ng mga trabaho ay ginamitan talaga ng pananaliksik. Para saan? Para tayong lahat ay mabuhay at malaman natin yung kahalagahan ng mga bagay na nakikita natin. Nakatulong ba ang Yes, makikita natin. Tingnan pa lang natin yung ating mga paligid. Sa sarili pa lang natin, no? Paano ba tayo mabubuhay kung wala nga tayong pananaliksik? Kung wala tayong sapat na kakayahan o sapat na kaalaman, no? Sa lahat ng mga pananaliksik na yon, nakatulong yun para tayo, mabuhay tayo, malaman natin kung ano yung importansya ng lahat ng bagay na nakikita natin. At yun yung tutulong sa atin para mabuhay tayo ng maayos at ligtas. Ma'am,
Ano po, kailangan po ba maglaan ng mga oras, ng maraming oras sa paggawa po ng pananaliksik? Yes, mahalaga na maglaan tayo ng maraming oras sa pananaliksik. Dahil kapag mas maraming oras yung inilaan natin sa pananaliksik, mas marami tayong mahahanap at mahahagilap na impormasyon para mailagay natin sa ating pananaliksik. At hindi mo sinaryo lang ko, minema mo lang yung nilalagay mo sa pananaliksik at kulang-kulang yung impormasyon doon at medyo question siya sa lahat ng mga tao. Magiging ano yon, magiging hadlang yon para... Ano, ma'am, kanina po kasi, yung guro namin sa math, nagbigay ng pananaw yung guro namin sa math about sa pananaliksik. Para sa'yo, ma'am, sa pananaw mo, ano yung pananaliksik? Ang pananaw ko sa pananaliksik, isa itong napakahalaga. Para na natin siyang buhay. Kasama natin siya lagi. No, sa pagising mo pa lang sa umaga, no. Ano ba yung unang lumalabas sa isip mo? Siyempre, nagsasaliksik ka na kung ano yung gagawin mo unang-una pa lang pag umaga mo. Pagising mo pa lang sa umaga, maliligo ka ba? Magse-cellphone ka ba? O tanungan, matutulog ba na lang alaman? So ganoon. So, napakahalaga. Doon pa lang meron ng pananaliksik sa buhay natin. At isa siyang parte talaga ng buhay natin. Pananaw ko sa pananaliksik. Parte siya ng ating buhay. Ano bang kabuluhan ng pananaliksik? Ang kabuluhan ng pananaliksik, no, gaya nga ng sabi ko kanina, ito yung tutulong talaga sa atin. Makikita mo pa lang talaga sa paligid. Lagi lang natin iisipin, lagi lang natin titignan yung paligid natin. Lahat yan bunga ng pananaliksik. Kung bakit lumago, yung kultura ng Pilipino noon sa ngayon, makikita natin dahil sa mga pananaliksik yun. Patuloy na nagpapatuloy. Okay. Class, wala na ba tayong mga katanungan pa? Okay. So maraming salamat sa iyo. I hope na marami kayo natutunan. So class dismissed! Goodbye, ma'am! Research sa math? Yes. Ayun yung kasi magsalita. Ulit mo. Grabe yun. Wala pa yun, di ba?